alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito sa Biserbisyong Leni sa RMN. Okay, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Linggo, unang araw sa buwan ng Hulyo 2018. Makasama isa na namang edisyon ng Biserbisyong Leni sa RMN. Tayo po ay napapakinggan nationwide at particular po sa RMN Naga, RMN Cebu, RMN Cagayan de Oro, RMN Davao at sa inaabot po ng broadcast nationwide. At ganyan din po, Netwide Worldwide. Makasama ko pa rin noon yung Radyo Man Eli Saludar. Siyempre kasama natin dito po sa ating studio si Madam Vice President Leni Robredo. Ma'am, good morning po sa inyo. Good morning ka Eli, good morning po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong umaga. Ka Eli, matagal-tagal akong wala dito sa studio kasi parating out of town pag Linggo. Pero ngayon, kaninang umaga lang ako dumating at mabuti nakahabol dito sa ating programa. Sa mga nakikinig po, magandang umagang muli sa inyo lahat. Okay, good morning ho mga kasama. At narinig ko yung mga biyahe nyo, ma'am, simula pa nung Webes. Thursday. Sa Mindanao kayo, sa may Zamboanga, Basilan. Tapos pag uwi nyo rito, punta na kayo Naga Sabado. Oo. Tapos magdamag ngayon, bumiyahe kayo kanina. Hindi na kami natulog kami dalawang gabi ka Eli sa bus. Apo. Biserbisyong Leni ni Vice Presidente Leni Robredo at Eli Saludar. Oras na natin mga kasama, 9:45 at meron ho tayong mamaya no, yung sa ating INP, Istorya ng Pag-asa. Hindi lang tayo nationwide, worldwide. Netwide. Dahil sa ating Facebook Live. Yes, apa. Okay, samantala mga kasama, ang oras na natin, 9:48 na po ng umaga. At samantala, isa po sa talaga namang pinag-uusapan namin dito, yung ito pong Istorya ng Pag-asa. Oo. Apo. At eto ka Eli, bisita natin ngayon siya yung grand prize winner. Ayun, grand prize winner dun sa Istorya ng Pag-asa Film Festival dahil sa kanyang film na Ang Biyahe ni Marlon. At yung subject niya ka Eli sikat na. Napanood ko siya nung Sunday sa Balitang K. Napaka inspiring na. Noong naging guest natin. Nakita ko nga sa TV 'yon. Tayo naging guest namin 'yan. Totoo. Pero yung filmmaker natin, ka Eli, parang na-capture niya talaga yung kwento ni Marlon. Mm-hmm. Actually, kahit alam ko na yung kwento ni Marlon, nung pinanood namin dun sa Glorieta, umiyak yung buong theater. Pero iyak na hindi awa. Iyak na nai-inspire. Kasi talagang napakaganda nung pagkagawa ng film. Siya ka Eli, si Florence Rossini. Magandang umaga sa iyo, Florence. Good morning po, ma'am. At saka good morning din po sa good mga morning. Nakikinig at na nanonood ng Facebook Live. At saka thank you po. Thank you po talaga sa pagkakataon. Oo, si Florence ka Eli, siya yung pinaka-best out of the 73 entries na sinubmit. Ayun. Si Florence ay nagma-masters. Tama ba, Florence? Yes po. Nagma-masters siya in Media Studies, major in film. Sa UP Diliman. Ayun. Pero habang nagma-master siya, multimedia writer. Sumusulat siya ng mga script for GMA7. Gumagawa din siya ng mga feature articles sa Summit Media. All over ito si Florence. Kailan ka, Florence, nagkahilig? Kailan nagsimula yung hilig mo sa paggawa ng pelikula? Kung sa paggawa po ng pelikula, nito lang po. Actually, first film ko po. First yung film mo? Opo, yung docu-short. Opo. First film, tapos firm film festival din po na sinalihan. Oh. Tapos sabi ko, parang syempre beginner's luck na nabigyan ako ng pagkakataon na sumali, tapos napili ka, at ikaw pa yung hinirang na parang grand prize winner. Hindi siguro yun, Florence, beginner's luck. Talagang pinagtrabahuhan mo yun. Opo. At saka hindi ko naman magagawa yun kung di yung sa nagbigay ng pagkakataon at saka sa lahat ng mga tumulong din po sa marami atin. Naman ka Eling magagandang films, di ba, Florence? Marami magagandang films. Sobra po. Pero siguro yung nag-set apart dun sa kwento ni Marlon, yung Ang Biyahe ni Marlon, talagang pinakita na
parang positibo, 'di ba? Mm-hmm. Positibo yung pag-deal doon sa disability. Mm-hmm. Yung ano doon, yung nakakaiyak doon yung testimony ng pamilya. Opo. Anong asawa, ng mga anak. Parang iisipin mo, eto may kapansanan pero nalampasan niya, mm-hmm. 'di ba? Saka siguro nag-build din ito ng awareness sa Tourette Syndrome, di ba? Kahit po ako, hindi ko po alam yung Tourette Syndrome bago pa po yung post nung si Miss Hazel Alvero po. Wala po akong idea na meron palang nag-i-exist na ganun. Or kung may nakita po akong ganun sa mga pelikula, parang hindi ko alam na ang tawag pala doon, Tourette Syndrome. Ako nalaman ko naging guest. Naging guest lang siya. Pero ito, paano mo nahanap si Marlon? Paano ka nag-decide na siya yung i-feature mo? Nung nakita ko po kasi yung storya niya doon sa ano sa Facebook, kasi pinost po siya ng isang passenger niya. Sabi ko, during that time, kasi gusto ko mag-drive. Hindi ko po ako marunong mag-drive. Pero parang nandun ako na ako na lang hinihintay para matuto. Tapos, syempre, pinanghinaan ka ng loob kasi ako personally natakot ako. Mm-hmm. Tapos, nandito yung isang tao na, oy, napaka ano, confident naman at hindi niya ginawang kaawa-awa yung sarili niya. Totoo. Dahil may condition siya. Dun mismo, sabi ko, kung ako, na-inspire ako, dapat yung ma-share natin yung ganung story para naman yung ibang tao makapulutan din nila ng aral at sila din ma-inspire din. Totoo. Ganun po. Ang tingin ko yun talaga yung pinaka-magic ng film mo. Na pagkatapos mong manood, parang you feel good. Yes. Ano siya, very emotional pero maganda yung uwi. Hindi siya awa. Tingin ko ka Ellie, mahalaga yun eh. Mm. Mahalaga sa pagpo-promote ng awareness sa isang kapansanan. Yung hindi kinakaawaan. Bagkos nagiging inspirasyon dahil sa ginagawa. Pero ito, kumusta? Paano mo na-contact si Marlon? Ako po, nagpapasalamat ako sa technology sa mga tao din po dahil nag-reply po sila kahit hindi nila ako kilala. Si Miss Hazel po, minessage ko. Tapos sabi ko, kung kilala niyo po yung driver, ano po yung full name niya. Tapos binigyan niya yung full name. Tapos sa Facebook ko po nakita yung mismong profile ni Sir. Tapos sabi ko, hindi naman siguro nakakahiya kung itatanong lang, kung pwede siyang to interview, ganun po. Tapos yun, si Sir naman ay nag-reply pero sabi niya, okay lang sa akin pero sana ay kausapin po muna natin yung president ng Philippine Tourette Syndrome Association. So, nagpaalam ka muna? Nagpaalam po muna ako. Tapos, si Sir Marlon Barnuevo po, yung president nila, yung nakausap ko, pinuntahan ko po dun sa studio niya sa Novaliches. Tapos, sabi niya, okay. Parang siguro, naintindihan ko si Sir kasi gusto niya rin siguro malaman yung intention namin. Saka na, pagkakataon din. Opo, diba? Pagkakataon. Yung siguro, ang dami na rin kasing na-interview sa kanila. Pero ito, parang si Sir Marlon, hindi pa siya masyadong na-interview that time. Noong January po kasi ito. Wala pa talaga. Wala pa po. So, yun. Gusto lang niyang malaman kung ano ba yung scope ng pag-uusapan. Mm. Tapos, hindi rin po niya kasi alam that time na binabalak naming si Sir na kunin for a subject. Uh-oh. Sa parang, isang parang film yun, fest. Ano pa lang. Opo. Parang exploratory. Yes po, opo. Pero yun, napakaganda kasi, ano talaga? Una, yung awareness, yung iba nga, nire-research na talaga kung ano yung Tourette after mapanood yung film. Pero yun, napakahirap. Ako hindi ko ma-imagine kung paano nyo ginagawa na. How long ba yung film? 5 minutes lang. Five minutes lang. Po. Paano mo ba makakapture yung lahat na emosyon at yung lahat na kwento in 5 minutes? Diba? Opo, kasi marami po kaming material. Tapos doon ako nahirapan talaga kasi sabi ko, sana yung 5 minutes nabigyan ko ng justice yung story ni Sir. Tapos ang inisip ko na lang, kung ako yung manonood, sana ang gusto kong i-highlight yung mga taong na-inspire niya. Totoo. Na hindi siya yung, ayoko kasing mangyari, parang siya yung nagsasabi na nakaka-inspire ako. Para masyadong self-serving. Opo, parang sabi ko, kung ano man yung mga nakuhang maganda dun sa mga interview, yun na lang yung gagamitin ko. Nagkataon lang talaga na yung time na umiiyak yung nanay, yung asawa niya, tsaka yung mga anak. Parang hindi rin po namin ina-expect yun. Kasi nung time niya, nagkakatinginan na lang kami na, sana hindi tayo marinig sa mic. Yun yung napaiyak sa amin. Pero yun nga, yun yung iyak na tuwa. Natuwa. Kasi kahit po kami, dun kami natuwa na hindi namin naramdaman na kinakahiya talaga nung anak. Hindi po. Tsaka even yung sa mga hindi nasama na clips sa movie,
naramdaman po namin kung gaano siya ka-supportive sa mga anak niya. At hindi niya parang sinasabi o pinaparamdam na kailangan nating humingi ng tulong or ng attention dahil dito. Kasi si Sir Marlon po mismo, kahit naman po, na-meet nyo naman po siya, di ba? Parang hindi nyo mararamdaman na siya yung tipong tao na nagpapaawa. Hindi talaga. Alam ko yung parang naramdaman yung genuine na kaya ko to at ipatuloy pa rin yung buhay na kahit may ganong condition ka. So siya mismo, mararamdaman mo na confident siya. So ikaw, talagang mahawa ka dun sa... Mahawa ka. Pero ito, curious lang ako. Gaano mo katagal shinoot yung pelikula? Siguro po mga 2 days in total. Okay. Pero hindi po kasi sa straight. Sunod-sunod. Opo, parang half day. Ngayon, nung in-interview po namin si Sir Marlon nung first day, nag-worry din po kasi kami kasi namatayan po sila. So, nung in-interview namin, may burol po sa kabilang bahay, dun sa mga kamag-anak niya. Tapos, parang, syempre, I made sure kung okay lang po ba sa kanya. Kasi i-on-cam ka pa, tapos kakausapin ka. Tapos, ang reply ni Sir Marlon, okay lang po ba sa inyo? Na may, sabi ko, hindi po, ako po yung dapat na magtanong, kami po yung dapat na make sure na kayo yung okay lang that time. Kasi, may pinagdadaanan ho kayo. Ayaw din ho naming makaistorbo during that time. Pero si Sir naman very open and very willing naman na i-accommodate kami ang that time. Ang galing. Opo. Pero ito after yung pinanalo mo yung grand prize, siguro naman mas inspired kang gumawa pa. Opo. Kasi talagang ako nung pinapanood ko yung mga films, nag-show kasi ka-Ellie ng 15. Mm-hmm. Yung 15, dapat sana 10 lang eh. Dapat pipili lang ng 10 na finalists. Pero nahirapan yung mga judges. Ang suggestion nila 15. Ano talaga? Pag pinapanood mo, ako nag-wonder ako paano niya kaya na-capture yung kwento in 5 minutes. Lalo na yung kay Marlon. Kasi mai-imagine mo paano ito ginawa, paano yung thought process na pinagdaanan mo para ganun yung presentasyon. Diba? Napakaganda talaga. Thank Kaya you congratulations. Po. Thank you po. Yun po ang main goal naman po talaga namin is bukod sa ma-share yung story ni Sir Marlon is yung ma-raise din po yung awareness sa Tourette syndrome. Kasi ayaw ko rin po naman na maipakita lang yun tapos parang yung mga tao magtatanong, ano nga ba yung sakit na yun? Diba parang ang gusto natin, syempre, mabigyan sila ng pagkakataon na ma-recognize na nakapagtrabaho sila. Totoo. Kasi yun naman po yung parang pinaglalaban ng mga persons with disabilities na sana mabigyan sila ng equal equal na pagkakataon na kung kaya naman nila na magtrabaho, may capability. Tapos, hardworking, na katulad ni Sir Marlon, anything naman po ka pwedeng gawin. Ito nga, Kaeli, siguro pwede tayong sa mga future na mga episodes natin, baka pwede nating i-invite din yung asosasyon. Apo. Tama. Para mas wider yung pagkilala na ano yung Tourette syndrome, ano yung gamot nito, paano sila tutulungan, etc. Pero yun, yung awareness na yun talagang dahil sa film mo, kaya maraming salamat. Thank you. At saka thank you po kay Sir Marlon po, kasi binigyan kami ng pagkakataon, hindi nila pinagdamot yung oras nila at yung resources din, lalo na nung association, pati si Miss Hazel po, dahil ito yung considering yung mga taong to ay strangers. Oo nga eh. Pero sinagot ka. Sinagot at hindi yung scene zone lang. So parang sila mismo, pare-pareho na siguro kami, nagkaisa na kailangan matulungan din natin, hindi lang si Sir Marlon, pero lahat ng tao na naka-experience din po nun para mamulat yung mga viewers. Oo. Ito, Florence, nung nag-open kami nung Istorya ng Pag-asa exhibit sa Bacolod, sinow namin yung video ni Marlon, pareho yung epekto. Nag-iiyakan yung mga audience habang nanonood, pagkatapos manood. Kaya ito, ano talaga to? Parang challenge siguro sa mga filmmakers. Ako nga naging interesado ako kung paano yung proseso. Kasi siguro kung mahabang film, mas madali. Kasi mas marami kang nakakataon na ikwento. Pero pag 5 minutes, paano mo ikakwento yung buong buhay niya at yung struggle niya in a 5-minute film? Kaya
maraming salamat sa inspirasyon. Ay, thank you rin po. Thank you rin po. Florence, salamat ha. Good morning. Ay. Wala na naman tayong oras. Pwede po bang masingit lang po? Kasi sa Tourette Syndrome Association po. Sa lahat po ng mga gustong tumulong or interesado kung paano sila matulungan or kung feeling nyo may kakilala kayo, kayo mismo ay may Tourette Syndrome, pwede nyo pong bisitahin yung facebook.com/PTSA Main or may website naman po sila, pwede nyo bisitahin ptsa.org.ph. Ayun. Ako hihingiin ko yan, Florence, sa yung contact numbers. Kasi ilagay din namin sa aming Facebook page. Thank you po. May mga nagre-request ka, Ellie, na i-repost ulit namin yung film. So pag-repost namin ng film, masasali na namin yung details. Maraming salamat. Okay, thank you kay Florence Rossini. At siya po ang nanalo bilang best film. Ito hong Ang Biyahe ni Marlon. Naging guest po natin yan, ma'am, no? Dito si Marlon. At at least maganda yung awareness po ng tao na pag may ganyang kapansanan, hindi dapat katakutan. Opo, yun. At huwag hong pandirian kasi iba nilalayuan. Nako, ano to, di ba? Kakaiba. Okay, maraming salamat mga kasama. Ma'am, inyo pong mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon nationwide, netwide, worldwide. Ayun, wala na po tayong oras pero nagpapasalamat ulit tayo sa lahat na sumama sa atin ngayong umaga. Yung lahat pong nag-message, lahat ko naman po yun mababasa pero pag paumanhin lang, hindi na po namin mababasa lahat on air kasi kulang na ulit kami sa oras. Pero sana po sa susunod na linggo, samahan nyo po ulit kami. Yung balak natin na topic, Kaeli, yung nagtataasan ng mga presyo ng bilihin. Yung inflation, nagtataasan ng mga presyo ng bilihin. Kasi kahit saan tayo pumunta, gaya ngayon, Kaeli, galing akong Zamboanga, galing akong Basilan, lahat yun yung reklamo. Tumataas. Kaya mag-iimbita po tayo ng nakakaintindi, ng dalubhasa. Mga ekonomista. Ano yung aasahan pa sa mga susunod na araw. Apo. Okay, maraming salamat, ma'am. At maraming salamat sa ating mga listeners nationwide. Makasama sa pangalan po nating Vice President Leni Robredo. Ako pa rin ang inyong Radyo Man, Eli Saludar. Muli po isang magandang umaga, Pilipinas. Sumayin nyo ang isa na namang makabuluhan, makatao, makatotohanan at mapagkalingang serbisyo sa sambayanang Pilipino, ang Biserbisyo.